Welcome to the Holy Word Channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nasa 19 na linggo sa karaniwang panahon. At ang mga pagbasa ay patungkol sa pagkain. Pero si Jesus ay nagdeklara na siya ay isang pagkain nagbibigay buhay. Buhay para makakamit ng buhay na walang hanggan. Pero tayo ay nabubuhay din sa mundong ito. Araw-araw tayo ay kumakain at sigurado ako bago pumunta kayo dito, maaring sa'yo nagmerienda kayo at nakakain. No? May mga pagkakataon na tayo ay nagre-reklamo kung anong kinakain natin. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyong mga kapatid na lumha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaan. Sabedra, Chofilo, Jaime Anisita Carolino, Sabedra, Baby Boy Ramos, Baby Angel Ramos. Ang nag-alay ang Sabedra, ang Ramos family. Sa kaluluwa ni Narcisa Rin. Makaluwa ni Leonila Tura Pangaral, Cristina Inayon, Carlos de la Cruz Senior, Zacarias de la Cruz, Ruth Miranda, Dante Miranda, Roberto de la Cruz Senior, Leslie Moncada. Ang nag-alay ay si Annie Moncada. Makaluwa ni Miguel Parlero, Magdalena Parlero, Robert Parlero, Luz Puntalasco, Vida Parlero, Andres Parlero, Reshilda Parlero, Angelo Magdaraog, Rosario Arag, Manuel Arag, Emma Arag, Conchita Reposo, Emitrio Reposo, Chudora Macopia, Jelly Alcon, Charlie Alcon Senior. At misa pa sa salamat sa biyaya na natanggap mula sa Camargo family. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal.
Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa kanyang paglalakbay sa disyerto, si Elias ay pinalakas ng tinapay at inuming galing sa Diyos. Ang mahimalang pagkait inuming ito ay pagbabadya sa Eukaristiya na siyang pagkait inumin buhat sa langit. Pagpapahayag mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay maghapong pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang punong ng ritama at nanalangin ng ganito, "Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po ay hirap na. Nais ko na pong mamatay." Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at ang sabi, "Gising na at kumain ka." Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli, ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo." Kumain nga siya at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkaing iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil, aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag na sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kumukupo. Ang galing ng puon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya na ligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kailangan tayo'y karapat-dapat para sa pagtanggap ng Eukaristiya sa pangangaral ni San Pablo sa mga taga-Efeso, binibigyang diin ang mahalagang kailangan para sa karapat-dapat na pagtanggap ng komunyon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa.
at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nagbubulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbubulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain sa mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ang pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa kabubuhay ng salibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kailangan natin kumain para tayo ay mabuhay. Tamo po ba? At kailangan natin maging malakas. Kaya, ang pagkain ay basic human needs. Pero, ang pagkain na ito ay hindi lamang tayo ay nananatiling buhay. Ito ay nakakapag-nourish ng ating katawan at tayo ay nagiging malusog at
strong. In other words, kailangan nating kumain. Pero, paminsan-minsan kapag maraming pagkain, abundance of food, ayaw nating kumain ng lahat ng nasa hapag natin. Ang nangyayari ay choosy tayo. Maaring choosy dahil meron underlining na sakit. Pwede. Ano? Bawal kumain ng ganyan kasi may sugar. Kung meron high blood, ano? Hindi siya pwedeng kumain ng may gout. Ano? Hindi pwede. Pero meron naman choosy na hindi talaga gusto niya dahil hindi patok o pasok sa kanyang panlasa. Kaya choosy siya. Ano? Kinakain yung gusto lang na mag-aakma sa kanyang panlasa. Kumakain tayo para mabuhay. Pero kapag kumakain tayo ng sobra, nagrereklamo ang ating katawan. Eating becomes a pleasure. And we want our food to be tasty. And maybe even more look fruity. Lalo na yung mga paborito natin pagkain, gusto natin yun na hinahain sa atin. Nagiging masaya tayo at nagiging malakas tayo niyan. No? Pero, sabi ko, sa lahat ng mga pagkakataon, sa mga pagkain, nagrereklamo tayo. Nagrereklamo tayo. Minsan, hindi tayo kontento. Ayaw natin. No? Tumatanggi tayo. Complain ang complain tayo ng sa pagkain. Balikan natin ang mga pagbasa. Sa unang aklat ng mga hari, si Propeta Elias ay nagutom. Dahil nung panahon ng nakalaya siya, sa mga Israelita, ay nandun siya nakaupo. Pero gutom na gutom siya. Gutom na gutom siya. Dahil pakiramdam niya, napabayaan siya. Pabayaan siya. At ano ang sambit niya? Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, nais ko na pong mamatay. Ang linyang sinambit ni Elias ay walang pinagkaiba din sa ating mga linya paminsan-minsan. Kapag nahihirapan tayo sa buhay, sumusuko na tayo, nagrereklamo tayo sa Panginoon at sasabihin natin, kunin mo na ako. Hirap na ako. Pero alam nyo, tinapik si Elias. Nagpadala ang Diyos ng anghel. Uy, gising na. Gutom lang yan. May pagkain dyan. Kaya nung gumising siya, nasa ulunan niya ang tinapay na naniluto sa ibabaw ng bato, mainit na bato. Kumain siya. Ano? Walang pinagkaibayan si Elias sa atin. Kapag sa kasaganaan, ang saya-saya natin, pag sinusubok tayo, nagrereklamo tayo kaagad. Ang last scenario, kunin mo na ako. Ganyan. Pero, nung nakakain at nakainom na si Elias, siya ay nagpatuloy. Nagpatuloy siya sa kanyang misyon. Dahil lumakas siya sa pagkain. 40 days and 40 nights hanggang sa bundok ng Horeb, ang bundok ng Diyos. Doon niya natagpuan. Doon niya napagtanto na siya ay sinugo ng Diyos. Pinadala siya ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, ito ay
nangyayari sa atin at nangyari sa mga taga-Efeso. Pag nagtipon-tipon ang mga kapatid, alam nyo kapag tayo ay mariklamo sa buhay, nasasaktan ang Espiritu Santo. Tandaan natin ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Templo ng Espiritu Santo. Kaya, kung nakakasakit tayo, ang sabi dito, alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, puot, at huwag kayong mambubulyaw. Ano? Nakakatanggap kayo ng biyaya ng Diyos? Nagrireklamo pa kayo? Nagbabangayan pa kayo? Nagbubulyawan kayo sa isa't isa? Maging mabait kayo. Maging mawain kayo sa isa't isa. Sorry. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Alala ko yung may linya sa Samar, ang mga nanay, sinasabi nila, pag nasa harapan ng pagkain, huwag kayong magtakbuhan, nandiyan na sa harapan yung pagkain, hindi pa kayo bibili sa palengke. Kumain kayo ng dahan-dahan. Pangalawa, huwag kayong mag-away pag-usapang pagkain. Magbigayang kayo sa isa't isa. Yung lagi sinasabi ng mga nanay, naririnig ko yung mga nanay na yan. Kaya ngayon, ibinigay sa atin sa Ebanghelyo ni San Juan, sunod-sunod yan ang mga linggo hanggang ngayon, na si Jesus last week ay nagdeklara siya na, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. 2 weeks ago, sinabi ni Jesus, nagpakain siya ng 5,000 men sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. At last week, nagdeklara siya na siya ang tinapay na nagbibigay buhay. At ngayon, naku, nagulat ang mga nasa harapan ni Jesus, ang mga Hudyo, dahil sinabi niya, ako ang pagkaing nagbibigay, pagkaing bumaba mula sa langit. Nako, nagulat sila. Kaya nagmariti sila sa isa't isa. Uy, anong pinagsasabi nito? Kilala ko yung kanyang tatay. Kilala ko yung kanyang nanay. Sinasabi niya na bumaba siya mula sa langit. Nahihibang na ba? Ano? Parang ganun ang linya. Sinabi, bumaba ako mula sa langit. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong magbubulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang sumasampalataya sa kanya, ang tumatanggap sa kanya, ay makakatanggap ng gantimpala. At ang gantimpala ay ang buhay na walang hanggan. Kaya nawa mga kapatid, sa ating labing siyam na linggo sa karaniwang panahon, meron tayong pagkain na nagbibigay sa atin para tayo ay lumakas yung ating pangangatawan, para tayo makaganap sa ating mga gawain, sa ating buhay. At meron tayo din pagkain na magbibigay sa atin ang buhay at ang buhay na walang hanggan. Kaya nawa, sa linggong ito, tanggapin natin, mamaya tatanggapin natin si Kristo na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tunay na dakila ang kalinga at malasakit ng Diyos sa atin. Bunsod ng pananalig na siya ay kasama natin sa ating paglalakbay sa buhay upang tayo'y samahan, ingatan at palakasin. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang naglalakbay na bayan ng Diyos sa lupa, naway sa harap ng pagtatakwil at pag-uusig, ay hindi siya panghinaan ng loob, bagkus patuloy na manalig sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating Obispo at lahat ng namumuno sa bayan ng Diyos, nawa sila'y maging tulad ng anghel na sugo ng Panginoon para palakasin at pasiglain ang propetang si Elias. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinunong panlipunan at pampamahalaan, naway lingapin nila at itaguyod ang kapakanan ng mga tao, lalo na ang mahihina o napagsasamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga itinatakwil at pinag-uusig dahil sa kanilang katapatan sa Ebanghelyo, naway manindigan sila sa kanilang pananampalataya at lubos na magtiwala sa tulong ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating komunidad at mga pamilya, naway sa pagtalima sa mga pangaral ni San Pablo, isa-isang tabi natin ang samaan ng loob at matuto tayong magpakabait, magpatawad at mahabag sa isa't isa, gaya ng turo sa atin ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng may panunungkulang pampolitika, naway lagi silang nakatoon sa paglilingkod at sa pagkilos para sa wastong paglaganap ng lipunan at sa kapakanang pangkalahatan, lalo na sa pangangalaga para sa mahihirap at mga nawalan ng ikabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, salamat sa iyong patuloy na pagiging kasama namin sa kabila ng aming mga pagkukulang at di pagiging tapat. Maipahayag nawa ang aming tapat na pagkilala sa iyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng kabaitan sa isa't isa, habag at pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Dalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aayon natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang mahiyain ay siya nawang gumanap nang iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil angad mong magbago ang kinamyas ng pagkanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
sinilang palang na parinito sa ngala ng Panginoon. Hosana sa taitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirhing Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Cristo. Thank you.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsuluhod po ang lahat at ating dasalin ang prayer to Mary, Mother D. Tayo pong lahat, sabay-sabay. Hail, Holy Mother of God, Mother of Divine Providence and our Mother. To you, gracious and merciful, Almighty over the heart of your Son, Jesus, we turn with confidence. Come, O Mother, come to take care of us. Here, take the key of our hearts. Come to rule and guard. Come to defend our home, the church, and the whole world. Grant us, O Mary, a great and magnanimous spirit, patient in trial, strong in hope, ardent in love for God and for brothers. Holy Mother, remember us in the presence of God. Watch over the steps of our life until the holy paradise. Close to you, Mary, always with Jesus, always with you, Holy Mother of the Lord. Amen. Maari na po tayong magsiupo para sa ating pabati. Sa mga mananampalataya ng Mother of Divine Providence Parish, Ave Maria, E. Avanti.
Una po, sa darating na August 15, Huwebes, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria o Our Lady of the Assumption Blessed Virgin Mary. Ang Triduum Mass ay bukas, August 12 hanggang August 14. Meron po tayong Hermana Mayor na si Ginang Quen Escuejo. Ang banal na misa ay sa ganap na alas 6 ng gabi. Magdebosyon po tayo. At panghuli po, ang taunang aktibidad ng ating parokya kasama ang ating mga kapatid mula sa Diocese of Jeonju ay magdadaos ng Peer Disciples to the World Youth Camp sa January 17 to 19, 2025 sa Bataan. Kaya sa mga kabataang may edad na 17 to 20 years old na interesadong dumalo, ay inaanyayahan na magpasa ng application form na maaaring makuha sa Chapel Youth Coordinator. Ang pagpapasa ng nasabing form ay hanggang August 11, 2024 lamang. Maraming salamat po. Pag-isahin ang lahat kay Kristo, Reverendo Padre Jan Castillo, Cura Paroko. Maaari na po tayong magsitayo. Ulitin ko, bukas meron tayong misa para sa unang araw ng Triduo sa kapistahan ng Our Lady of Assumption. Alas 6 ng gabi ang ating misa. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umiyak magkundin sa pagmamahal na kapilang manilipa.
Sa